Isang nakakagulat na balita ang siyang pinag-uusapan ngayon sa social media. Naging isang malaking usapin na nga talaga ngayon ang nangyari sa programa ni Mr. Raffy Tulfo. At pati ang Department of Education ay nasali na dito. Ayon sa balita ay makakasuhan pala si Raffy Tulfo dahil sa mga naging aksyon nito sa kanyang programa. Ito ang buong storya. Noong nakaraan ay naglabas na nga ng kanyang saloobin si Mr. Raffy Tulfo at malugod naman niyang tinanggap ang kanyang mga pagkakamali at kakulangan sa pag-handle ng nasabing reklamo. Isang issue ngayon ang pinag-uusapan dahil hindi nga daw sapat ang statement na inilabas ni Mr. Raffy Tulfo upang matugunan ang hinaing ng mga netizens. Isang malaking iskandalo daw kasi ang nangyari nang pinagmukhang masama sa programa ang nasabing guro. At naging issue din ang CCTV video na siyang ginamit ng programa laban kay Ginang Melita. Ayon sa aming source ay labag daw sa batas ang paglalabas nila Raffy ng CCTV video na may mga minor de edad din na sangkot at nakitang nasa video. Maaalala lang si Attorney Joseph Noel Estrada ang siyang naging daan upang hindi matanggalan ng lisensya ang nasabing guro na ilang dekada nang nagseserbisyo sa nasabing paaralan. Ayon din sa abogado ay pinag-iisipan nila noong nakaraan ang magandang gawin sa mga naging aksyon ni Mr. Raffy, kaya naman ang pagsampa di umano ng kaso sa Lola at kay Raffy Tulfo ay pinag-uusapan na nila. Ito ang isa sa mga pinost ng malapit na kakilala at kaibigan nila Ginang Melita Limjuco at pinakita niya ang buong suporta at tulong galing sa nasabing abogado na siyang nagbigay ng lakas ng loob sa kanila upang hindi basta-basta i-give up ang kanyang lisensya at karapatan bilang isang guro. You know the teacher? Tell her to contact me and we'll file a case against Tulfo and the Lola to put them in their place. Ngayon ay naging maayos ng lahat sa pagitan ng mga magulang ng bata, pati na rin sa parte ng nasabing guro na si Ginang Melita Limjuco. Kinumpirma ng nasabing abogado na umurong na ang mga magulang sa pagrereklamo at napag-usapan na ito ng maayos ng magkabilang kampo. Ngunit ayon kay Attorney Joseph ay hindi pa sapat ito at may kulang pa sa parte ni Mr. Raffy Tulfo. Matatandaan na noong nakaraang araw ay naglabas ng statement si Mr. Raffy Tulfo at sinabi niya na papupuntahin niya ang magulang at teacher sa kanyang programa upang kausapin ang magkabilang kampo ngayong darating na Lunes. Ngunit sinagot ito ng nasabing abogado at sinabi niyang kinumpirma na ni Ginang Melita na hindi siya pupunta sa nasabing programa ni Raffy Tulfo. Ayon sa balita ay under investigation na ngayon ang mga pangyayari sa programa ni Mr. Raffy Tulfo. Hindi naman daw lingid sa kaalaman ng iba na may mga natulungan siya. Ngunit sa pagkakataon daw na ito, ay malaki ang naging pagkakamali ng nasabing host. May posibilidad din na masuspindi ang kanyang programa ngayon dahil sa ginagawang investigasyon. Ito ang naging official statement ni Attorney Joseph ukol sa nangyari at mga susunod na hakbang nila upang hindi na ito maulit. Last Friday, teacher and the parents already had an arrangement facilitated by the DepEd supervisor concerned to make sure that the child's education will not be disrupted and distracted by the recent developments. The parties also shook hands. With this, teacher respectfully declines any investigation to go back to the TV program on Monday, for any reason whatsoever. She just wants to rest and have peace. For now, my job is to make sure we cooperate with the DepEd for any internal investigation and also to formally answer any administrative complaint against teacher, should there be any. My priority is to ensure that she keeps her job, her moral restored, and her reputation intact. My personal appeal is for the network to initiate a review of the program, revisit its format, investigate whether there are excesses committed in relation to the case of the teacher, and consider temporarily suspending its airing for so long as necessary. Ano sa tingin nyo mga ka-showbiz peeps? Mas mabuti ba na masuspende ang programa ni Mr. Raffy Tulfo o hindi naman ito kinakailangan? Basta magbigay siya ng formal na public apology sa mga guro. Just comment below.